Ano lang, singit ko lang uli yung sa dyan ba sa Running Man, nagkapikunan uli, may nasira bang friendship, may mga ano na naman, may mga Wala naman muntik-muntik ka titong na talagang mag-away. nasira na friendship, pero katulad nga po ng sinabi ko kanina, parang hindi siguro mag-evolve yung friendship or yung relationship kung walang disagreements. So of course may mga times na parang may pitik ng konti ako, I would say na may mga times na ano ko, naiinis ako, pero siguro yun yung competitive side ko, lumalabas siya. Parang in any game, di ba, kahit yung mga athletes, pag nakikita natin natatalo, nalulungkot sila. So parang siguro yun yung frustration na, ay, ba't hindi ko magawa to? Bakit hindi? Ba't natatalo ko? So ganun, may mga ganun. Pero it's not a thing na parang to hate on someone. Kasi we all understand naman na nandito kami to help each other out and to support each other. So, wala naman pong nasisirang friendship or kahit na anong ano relationship sa amin. Thankfully. At namimista kayong tatlo sa ano, tahanang pinakamasaya. Namimista opo, kayo ni Buboy at Kokoy. May nagsend nga po sa amin ng ano ng video na yung mga audience nga po, namimiss na rin daw kami. So, soon, malapit na rin kami matapos. Napakabilis ng araw. Nagugulat na lang kami na, ay, tatlong araw na lang pala yung taping namin. So, talagang sinusulit din naman po namin dahil, opo, dahil malamig dito, minsan masarap maglakad-lakad, lalo na kung hindi masyadong malamig. Masarap mag, ano, may mga na-meet na rin kami ng mga Pinoy. Katulad kanina, may na-meet kaming Pinoy, nagpa-picture sa amin, sabi na inaabangan daw nila talaga yung Running Man. So, nakakatawa na kahit paano, kahit nandito kami sa Korea, may mga nakaka-recognize sa amin na Pinoy at sumusuporta sa Running Man. Okay. Hello. Hi. Ayan. Hello. Hi, Glyza. Curious lang, bakit itong Slayzone yung napili nyo ni Ken for parang first movie mo na ipoproduce? Actually, nasabi ko na rin po yata to before na yung cast po talaga kasi nauna. So, yung Wide talaga, they really plan to have a film with me and Mamang Pokwang. So, nagka-usap-usap na lang kung anong genre, and we came up with a decision na sige, thriller, para maiba naman. Kasi nakikita na nila kami ni Mamang na nagda-drama, tapos minsan nag-comedy din. So, nung sinabing thriller, sabi ko, ay, interesado ka agad ako kasi it's something na hindi ko pa actually nagagawa in a very long time. So, kung meron man ako nagawang pelikula na thriller, parang antagal na rin, hindi ko na maalala. And with Mamang Pakwang pa, so talagang naging interesado ako. And then, ayun, nung na-present sa amin ni Lawrence yung script, sabi ko, okay, let's do it. Ang bilis nga nila eh, kasi parang nung time na pinitch sa amin na yung cast and then pinitch yung script, taping na parang a few weeks later. Okay. Hindi ka rin bago sa action, no? Pero so ano yung parang bago na makikita sa ng mga tao sa Slayzone? Yung sa akin kasi ibang action yung ginawa ko dito sa Slayzone. Hindi siya Encantadi action. Hindi siya Contessa action. So parang masasabi ko na ayoko masyadong spoil, pero may pagka-dark yung bilang thriller na siya, so may gulat factor talaga. Nanggugulat ako dito sa ano na to. Sa ibang klaseng panggugulat ang gagawin ko or ginawa ko dito sa Slayzone. And I think kaya rin kami nagkasundo na nila Miss Pauline at saka nila Miss April. Ano sila eh, very brave din sila, very bold din sila to come up with projects na pag-uusapan na yung mga tao ma-realize sila, uy, iba to ah, yung ganun. So gusto talaga na nila na parang February 14 hindi common, so parang hindi siya stereotype Valentine film. So ayun, parang inisip ko na lang na ibang klaseng experience yung ma-feel or maibibigay namin sa mga audience this year.
Last question lang for Glyza and Abed. Without spoiling anything, ano yung meron sa Slay Zone na excited kayo na mapanood ng mga tao? Ako, excited ako na gulatin talaga sila. Ayun lang. Very, very short lang. Basta yun. Gulat, manggulat. Abed. Na, no? Ako po, excited po sa mga excited po sa mga twists and turns ng story na mapapanood ng mga tao. Kasi ang dami talaga. Parang, ano eh, wala kang pwedeng mamiss na eksena. Kasi pag may mamimiss ka, hindi mo magigets kung ano yung dulo. So, yun. Yun po. Thank you. Thank you, Ro. Thank you, Nas. Thank you. And by the way, I'm Jico from TikTok po. Congratulations po sa team and sa cast as well. And my question po is, naging culture kasi ng mga Pinoy before na pag February, talagang rom-com yung ino-offer, no? Rom-com o kaya romance drama. Now, kumbaga, intentional ba yung play date ng Slay Zone na gawing February 14, which is yung genre nito is suspense thriller? Yes. I think katulad nga ng sinabi ko kanina, kaya rin kami nagkasundo nila Miss April sa kanila Miss Pauline kasi gusto namin magbigay ng something different, like a different experience to the Filipino audience kasi yun nga, nakasanayan na natin na manood ng romantic comedy and for a while talagang ang daming mga romantic movies, rom-com na movies na produced. And I think parang maganda rin na mabigyan ng chance yung ibang genre, katulad ng thriller. And ngayon, sa TV, di ba, yung mga action na mamayagpag ulit. So, ang saya lang din na bigyan ng maraming, kumbaga, putahe yung mga Pinoy pagdating. Actually po, may point po kayo, Ms. Blaise. And right now po, actually, I saw the trailer po yung naganda kasi parang hindi po lahat binigay yung story. So kumbaga may ilo-look forward talaga yung mga tao to watch or may eager to watch. Now my question po is for Ms. Blaise, parang halos lahat kasi nagawa mo na po mga TV and pelikula na role. So ano pa po yung dream role or dream project niyo? Lalo na meron kayong partnership with Ken. Yeah. Yung kanina yung nabanggit ni Tito Gordy, parang gusto ko nga makagawa ng isang action na talagang maangas na nakikipagbakbakan sa lalaki, gano'n, na mahusay, na ano, makipaglaban, maraming alam sa martial arts. Parang it's something na gusto kong gawin bago ko tuluyang hindi makapag-action kasi hindi na tayo bababata. So parang baka mamaya pagdating ng panahon, hindi ko na siya magawa. So, honestly, tinatry ko pa rin as much as possible to work out like isang week. Gusto kong i-maintain yung katawan ko na fit ako, na alam kong makakagalaw ako ng maayos. Kasi gusto ko nga someday na kapag may ginawa akong na nagre-require ng physical strength, or may action na ganyan, handa ako.